Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. At lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, 'Opo, tugon nito.' Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masamang babae nauna pa sa inyong pasako sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya.' Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pangaral. Sa lahat po ng mga parishioners ng San Isidro dito sa Barangay Kaluluan, sa lahat po ng viewers ng ating live FB live stream, sa lahat po ng mga nandirito ngayon, good morning everyone. So today we are on the 26th Sunday in Ordinary Time. At ang tema po ng aking reflection ngayon ay ang ikatlong anak, ang huwarang anak. Sa mga nakinig ng ating Ebanghelyo ngayon, marahil itatanong nila sa akin, "Father, di po ba dalawa lang yung anak na binanggit sa kwento? Bakit mayroong ikatlong anak? Sino po yung ikatlong anak?" Mamaya po, sa kalagitnaan ng aking reflection, ipapakilala ko sa inyo kung sino ang ikatlong anak, ang huwarang anak. Tayong mga kapampangan, meron tayong kasabihan, "Tangong basti bang agad po nikawani." Reng seniors, agad lang magriyak, ne? Kasi familiar na familiar ang mga seniors sa kasabihang yan. "Tangong basti bang agad po nikawani." Halimbawa na lamang, kapag iniimbitahan ka sa isang okasyon, binyag, kasal, birthday, wedding anniversary, death anniversary, para hindi ka kulit-kulitin na nag-i-invite sa'yo, oo ka na lamang. Tatango ka na lamang para agad kanyang iwanan, para agad kayong maghiwalay. Pero ang totoo, hindi ka naman dadalo sa okasyon. Iindyanin mo lang siya. Kaya kapag nagkita kayo ulit, ang sasabihin niya sa'yo, "Indyanero ka, indyanera ka." Kaya alam po ninyo, ako, si Tuit, kapag in-invite ako ng isang tao, ng isang kaibigan, ng isang parishioner, kung talagang hindi kaya ng schedule ko, sasabihin ko sa kanya na, "Brad,
Sister, pasensya ka na. Baka hindi ako makapunta. Kasi marami akong schedule sa ganitong araw. Hindi ko po paasahin na yung nag-i-invite sa akin. Sasabihin ko talaga yung totoo. Kasi gusto kong maging tapat doon sa taong nag-i-invite sa akin. Sabi nga ng isa pang kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay correct, ay pagsasama ng maluwag. Kaya kung gusto mong maging mahaba ang samahan ninyo ng isang tao, ng isang kaibigan, matuto kang maging tapat sa kanya. E ka magpaasa. Ne? Bang kanita alam mana sakit. Ne po? Ang daan kasing tao na pangako ng pangako, bandang huli, napapako. Ne po? Meron na ba kayong experience na ganyan? Mangangako siya, pero bandang huli, hindi naman niya tutuparin ang kanyang pangako. Alam po ninyo, yung mga taong ganyan, wala silang pagkakaiba sa ikalawang anak, sa bunsong anak, sa kwento ng ating ebanghelyong nabasa. Inutusan ng ama ang kanyang bunsong anak na magtrabaho sa ubasan. Ano ang sabi ng anak? Opo, pupunta ako. At the end of the day, hindi nagpunta. Hindi nagtrabaho sa ubasan ang bunsong anak. Paasa. Ingenerong anak. Pero para lalo pa pong lumalim ang ating pagkakaunawa sa ebanghelyong nabasa, balikan po natin uli yung kwento. Meron pong isang ama na merong dalawang anak na lalaki. Isang araw, nilapitan ng ama ang kanyang panganay na anak. At ang sabi sa kanya, anak, magtrabaho ka sa ubasan. Sabi ng panganay, ayoko po. Pero na-realize ng panganay na mali ang kanyang ginawa, ang kanyang sinabi. Kaya nagpunta siya sa ubasan at nagtrabaho. Gayun din ang ginawa ng ama sa bunso. Nilapitan niya ito. Sabi niya, anak, magtrabaho ka sa ubasan. Anong sinabi ng bunso? Ng bunsong paasa? Opo, pupunta ako. Pero bandang huli, hindi siya nagpunta. Hindi siya nagtrabaho sa ubasan. Same question with Jesus. Sa tingin po ninyo, alin sa dalawang anak ang totoong sumunod sa utos ng kanyang ama? Sa tingin po ninyo, mga viewers, sagutin po ninyo, alin sa dalawang anak ang totoong sumunod sa utos ng kanyang ama? Ano po? Yung mga nasa bahay, hindi ko po naririnig pagkilakas. Bingi po kasi ako eh. Tama po. Alam ko kahit nandyan lang kayo sa bahay, nanonood, same po ang sasagot ninyo. Ang panganay na anak ang totoong sumunod sa kalooban, utos ng kanyang ama. Yan din po ang sinagot ng mga matatanda ng bayan, saserdote, sa ating ebanghelyong nabasa. Sabi nila kay Jesus, ang panganay po ang totoong sumunod sa utos. Kahit umayaw siya, pero nagpunta pa rin siya sa ubasan para magtrabaho. Yung panganay na anak ay pwede po nating mahihalintulan sa isang Kristiyano na napariwara ang kanyang buhay, naliis ng landas, nalugmok sa kasalanan. Pero na-realize niya sa kanyang sarili na malaki ang kasalanan na kanyang nagawa.
Kaya siya ay nagbago, nagbalik loob sa Diyos, nagsisi, at tuluyan niyang sinunod ang utos at kalooban ng Diyos. Yung bunsong anak na engineero, may halintulad na lang naman po natin ito sa mga Kristiyano, pero Kristiyano lang sila sa salita, wala sa gawa. Maraming ganyan eh po, pinangangalandakan nila na sila'y Kristiyano, pero hanggang sa salita lamang, wala silang gawa, wala silang mabuting gawa. Yung dalawang anak, pwede rin po nating i-relate sa family. Kasi yung mga magulang, lalong-lalo na yung mga masyadong busy sa kanilang trabaho, palagi silang nag-uutos sa kanilang mga anak. Experience po ninyo yan. Mayroong anak na kapag inutusan mo, anak, may trabaho ko ngayon, maglinis ka ng bahay. Sasabihin niya, opo nanay, opo tatay. At the end of the day, pagdating, wala siyang ginawang trabaho. Kaya kadalasan, mabubusit na rin pengari ka rin anak. Yeah. Meron namang anak na kapag inutusan mo, i-speed muna yan. Bubusagot muna yan. Yeah. Magdadabog muna yan. Pero marirealize niya na mali yung attitude na yon. Kaya ang gagawin niya, itutuwid niya ang kanyang pagkakamali sa pamagitan ng pagsunod sa utos ng kanyang magulang. Sino po yung mga magulang dito? Ganyan din po ba ang mga anak ninyo? Ngayon, heto na ang susunod kong katanungan. Sa tingin po ninyo, alin sa dalawang anak ang may tuturing na huwaran, modelo, anak? Panganay ba o bunso? Kayo mga viewers, panganay po ba o bunso? Wala. Nisa sa kanila, wala. Hotdog. Expression po palagi yan ng mga millennials ngayon. Hotdog. Nisa sa kanila, wala. Bakit? Kasi, ang ugali ng huwaran at modelong anak ay ganito. Kapag inutusan siya ng kanyang magulang, ang isasagot niya ay, opo, nanay. Opo, tatay. At gagawin niya anumang iniutos sa kanya. Hindi po yung panganay. Kasi yung panganay, umayaw siya, umindi siya. Samantalang yung huwarang anak, umuwi na siya at tinupad pa ang iniutos sa kanya. Kaya, yan po yung tema kong binanggit kanina. Ang ikatlong anak, ang huwarang anak. May tutulad po natin to sa mga Kristiyano. Kristiyano sila, hindi lang sa salita, bagkus pati na rin sa gawa. Sila'y mga Kristiyano magdarasal, nagsisimba, at meron silang mabubuting gawa. Yan ang isang huwarang Kristiyano, isang modelo at huwarang anak. Kaya gusto ko pong tapusin ang aking reflection sa isang naman pong katanungan. Sa tingin po ninyo, sa aling anak kayo nabibilang? Sa panganay, bunsong anak, o dun sa ikatlong anak? Bilang Kristiyano, saan kayo nabibilang sa tatlong anak na ito? Sa panganay, sa bunso,
o sa ikatlong anak. Ang kasagutan ko ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Hindi ko po masasagot yan. Pero maliwanag ang paalala sa atin ng ating Panginoon. Magiging modelo sa atin ang ikatlong anak, ang kuwarang anak. Umuoo at sumusunod sa kalooban at utos ng Diyos. Tayong lahat ay naanyayahan ng Panginoon na maging mabuting anak, maging mabuting Kristiyano, hindi lang sa salita, pati na rin sa ating mabubuting gawa. Amen.